Marami tayong hindi alam. Pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang sinasabing ekspedisyon na pinamumunuan ni Ferdinand Magellan ay ang lumikha ng pagbabago sa buong mundo maging sa kasaysayan? Dahil sa ekspedisyong ito ay unang naikot ang buong mundo. Bagaman hindi nakasama sa kabuuan ng ekspedisyon ang pinunong si Magellan nang mapas lang siya sa Pilipinas. Itinuloy naman ni Juan Sebastian Elcano ang paglalayag hanggang sa matagumpay nga nilang maikot ang buong mundo. Panahon iyon na ang Portugal at ang Espanya ay may matinding rivalry sa pagpapalaki ng teritoryo at pagtuklas ng mga lugar sa iba't ibang panig ng mundo. Kung saan ay inaalam din nila ang ruta papuntang Spice Island para makakuha ng mga spices at madala sa Europa. Itong si Magellan ay isang Portugese sa katutubo na may pangarap marating ang tinatawag ng Spice Island. Kaya lang dahil sa kakulangan ng suporta ng bansang Portugal sa kanya dahil sa inakusahan siya ng illegal trading. At dahil dito ay iniwan niya ang katapatan niya sa bansang Portugal at nagtungo sa Espanya. Dito ay binasbasan siya ni Charles V bilang isa ng Kastila at binigyan pa siya ng ekspedisyon na binubuo ng 5 barko. Si Magellan ay naninindigan sa rutang pakanluran na magdadala sa tinatawag na Spice Island. Pinipilit niya ang ideyang iyon dahil sigurado siya sa sarili niya na merong isang kipot na pwedeng daanan sa gawing timog ng Amerika patungo sa sinasabing lugar. Pero hindi naging ganong kadali ang lahat para kay Magellan dahil isa nga siyang Portuguese at ang mga tripulante o ang mga tauhan niya ay puros mga Kastila. Hindi buo ang tiwala sa kanya ng mga ito at pinag-iisipan pa siya ng masama. Pero hindi sila basta-basta makaporma kay Magellan dahil kilala itong malupit at walang awa. Ang ekspedisyong iyon ni Magellan nung panahong iyon ay kilalang kilala at marami ring duda dito na kesyo imposible raw ang binabalak ni Magellan ay ikutin ng buong mundo. Hindi raw ito mangyayari. At isa pa ay maraming pwedeng masalunga sa kanilang paglalayag katulad ng mga halimaw daw sa karagatan at meron pa daw usok o killer fog na pumapatay ng tao. Kaya raw isang pagpapatiwakal ang gagawin nilang paglalakbay. Pero noong September 20, 1519 ay nagsimula na ang kanilang paglalayag para hanapin ang Spice Island na sinasabing nasa bandang Asia raw at sa Indonesia. Lulan ng 5 barko ay ang 270 katao. Ang mga barko ay ang Trinidad na nasa kuman ni Magellan at ang San Antonio, Victoria, Concepcion at Santiago. Binaybay ng ekspedisyon ang kanlurang Afrika hanggang makarating sila sa Brazil. Matapos ito ay na-stuck sila ng ilang buwan sa lugar na ngayon ay Argentina dahil sa panahon ng taglamig. At matapos ang taglamig, dito ay nagkaroon na ng pag-aalsa laban kay Magellan sa pamumuno ng mga Kastilang kapitan na kasama niya na sina Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada at Luis de Mendoza. Pero ang pag-aalsang iyon ng mga kasamang Kastila ay hindi nagtagumpay laban kay Magellan. At dahil malupit nga itong si Magellan, ay pinarusahan niya ang mga ito. Ang ilan ay pinatay at ang ilan naman ay kinulong at pinagtrabaho ng mabibigat na trabaho. Sa pagkakataong ding ito ay nasira at lumubog naman ang isa nilang barko, ang barkong Santiago, at ang isa pang barko ay muli namang bumalik sa Espanya. Kaya naman 3 barko na lang. Tapos nilang malampasan ang napakadelikadong kipot na pinangalanan niya sa karangalan ni Magellan na tinatawag sa ngayon na Strait of Magellan. Dito ay nakarating na sila sa napakalaking karagatan ng Pasipiko. At dahil nagpapatuloy na nga sila sa kanilang paglalakbay pakanluran, ay ikinatuwa nila ang achievement nila ngayon. Dahil silang kauna-unahang mga manlalayag o explorers na nakarating sa Pacific Ocean mula sa Atlantic Ocean.
Ito ay sa pamamagitan nga ng 38 araw na paglalayag nila sa Strait of Magellan. Pero isang matinding problema ang muli nilang kinaharap. Dahil nga sa laki ng karagatang Pasipiko, ay inabot sila dito ng mahigit 3 buwan para ito'y matawid. At sa 3 buwan na iyon ay dinanas nila ang matinding gutom. Nadaanan din nila dito ang isla ng Guam noong March 6, 1521, kung saan pinaslang pa nga nila dito ang ilang mga katutubo at sinunog ang mga tahanan ng mga ito. At matapos nga nilang tawirin ang karagatang Pasipiko, ay narating na nga nila ang Pilipinas. Nagulat sila ng isa sa mga crew nila na si Enrique na isang alipin. Ito'y binili ni Magellan para makasama at magamit sa ekspedisyon. Ay nakakaintindi ng mga sinasalitang wika ng mga Pilipino. Kaya naman may mga ilang sumisilip pang ang mga istorya sa kasaysayan na baka raw itong si Enrique ay sa Dakong Asya nga lumaki bago makarating sa Espanya. At baka raw ito ang kauna-una ang nakaikot sa buong mundo bago pa nga nakabalik ang ekspedisyon ni Magellan sa Espanya. Pero wala namang masyadong mga katibayan dito. At nang makarating na nga sila sa Pilipinas, itong sina Magellan ay naging kasundo ni Raja Humabon at na-convert pa sa pagiging Katoliko. At matapos ito ay nagdasa rin itong si Magellan na i-convert sa pagiging Katoliko ang Karatig Isla kung saan ay namumuno naman itong si Datu Lapu-Lapu. Kaya lang ay hindi pumayag ang grupo nitong si Datu Lapu-Lapu. At isa pa ay kalaban nito ang grupo ni Raja Humabon na naging kaalyado nga ni Magellan. Dito ay nagkaroon ng labanan sa pagitan ng grupo ni Lapu-Lapu at ni Magellan sa Mactan. At noong April 27, 1521, itong si Magellan ay napatay nang tamaan ito ng isang palasong may lason sa gitna ng labanan kontra sa mga Pilipino sa Mactan. At dahil madami ang mga Pilipino, kahit pa nababalot ng mga baluti ang mga Espanyol o mga kasama ni Magellan, madami sa kanila ang nasawi. Dahilan na yon para umatras sila sa laban ng iyon. At matapos nga ang kamatayan nitong si Ferdinand Magellan, ang mga nakaligtas ay nagpatuloy sa paglalayag papuntang Spice Island o sa Molucas. At sa pagkakataong ito ay 2 barko na lang ang natira sa kanila. At pagdating sa Molucas ay agad nilang kinarga ang napakaraming mga spices para dalhin sa Europa. At matapos ngang makuha ang pakay sa Molucas, dito ay nagsimulang maglayag ang ekspedisyong ito pabalik sa Espanya. Ito'y sa pamumuno na ni Juan Sebastian Elcano na isang lahing Basque o isang katutubo sa Espanya. Sa kanilang pagbabalik, sinubukan nilang bumalik sa kanilang pinanggalingan o sa daan papuntang Silangan. Kaya lang nagdalawang isip sila at itinuloy nila ang pakanlurang ruta para nga makapag-circumnavigate sila sa buong mundo. At sa pagbabalik nga nila sa Espanya ay dumaan sila sa Indian Ocean na ito ang natuklasan nilang panibagong ruta na magagamit ng mga European sa pakikipagkalakalan sa Dakong Silangan. At sa ekspedisyon pabalik sa Espanya, dumaan sila sa Cape of Good Hope hanggang sa makarating sila sa port ng Sanlúcar de Barrameda noong September 6, 1522. At ang tanging barkong natira sa kanila ay ang barkong Victoria na muling nakabalik sa lugar ng Seville kung saan sila nanggaling. Tanging si Elcano kasama ang 17 mga Europeo at 4 na Indiano ang nakaligtas at muling nakabalik sa Espanya noong September 1522. Pagaman na ipapakita sa ekspedisyong ito kung gaano kagaling ang mga Kastila at Portugues sa pagdiskubre nung panahong iyon, hindi naman maialis ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan sa buong mundo, ang pagpapakita ng kabayanihan ng mga Pilipino, ang pag-alma ni Datu Lapu-Lapu at ng mga kasama sa pananakop ng mga dayuhan. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!